Good morning, good afternoon, good evening mga kababayan. This is the Tita Tibi Love. It's been a long time. Kumusta na po kayo? Pasensya na, I just parked. Naghihintay ako ng another appointment. Nasa sasakyan po ako. Okay, salamat sa inyong pagtangkilik. Salamat sa lahat ng mga followers, mga subscriber, lahat po ng hindi subscriber, salamat pa rin sa inyo. Anyway, alam ko meron nangyari. Alam ko ang dami-daming negative at saka positive comments. And I just wanna update you guys. Again, this is Tita. Pasensya na po kung anong nangyari sa pag-vlog kay sa mga apat na Marias. For some reason, I agreed na i-post, na i-upload ni Tutoy. So kaya po ayun, nabas kami. Kaya lang pagkagising ko po ng umaga nung sabi niya ay already uploaded. Hindi ko pa nga napanood, pinasabi ko i-private niya. Kaya pre-private na. Yun din ang sabi ni Sir Paul, i-private niyo na lang, sabi niya, pre-private namin. But anyway po. Ay, pasensya na, meron akong tawag. Anyway, kasi po I have so many meetings. Nasa Jackson po kami County, Amador County. Ano ba yung sabi ko? Pasensya na sa lahat-lahat. Anyway po, kasi po parang napuno na po ako. I never usually get mad and raise my voice. Ano, nandun dyan po ako, tinuruan ko na sila. Nakita nyo naman ako mismo naglilinis. Tinuruan ko si Badiday at nag-usap kami. Sabi ko, Badiday, ikaw ang panganay. Ikaw ang dapat magturo sa mga tatlo. Sabi ko, ay may tumatawag. Sabi ko, panganay ka, ikaw ang aking trusted, ikaw ang aking pagtuturo. Ay, marami na pong nangyayari, accumulated yan. Marami na pong nangyayari. And you know, it's too much where I cannot handle it anymore. Sabi ko, ayun po kasi, nung nag-vlog po sila si Natutoy, nakita ko po ang kalat yung kusina, tapos yung mga kaldero, patong-patong. Kaya sabi ko kay Tutoy, Toy, punta ka nga sa bahay, pabuksan mo. Sabi ko, pabuksan mo yung bahay, gusto ko lang makita yung loob ng bahay, gusto kong makita yung mga kalan, bakit ganun, ganyan-ganyan, yung marami na. At tapos po, doon po ako nagalit. Eh, nag-sorry-sorry na nga sila noon, nag-a-accumulate na eh. Kaya sabi ko, Diyos, kumaawa naman kayo sa akin. Eh, bakit ganyan? Sinabi ko na sa inyo na yung bahay na yan, hindi lang ako ang nakapangalan, kami ng kapatid kong panganay. Bahay po namin ni Tita Carol nyo. Nakakahiya sa kapatid ko na ganyan ang ayos ng bahay. Kaya yung tinuruan ko sila kung paano maglinis. Lahat-lahat po. And na-accumulate na siguro sa akin yung mga disappointment ko, mga frustration ko. Kaya napagalitan ko sila. Eh sino ba naman po ako? Eh, siyempre, taga dito po ako. Eh, worried ako sa bahay. Yun lang ang hinihingi ko. They are not my katulong. Mind you, hindi po namin sila katulong. Alam ko na hindi nyo alam. Sila po, may katulong sila na hindi namin binablog. I hired Juliet. Para sa ganun, si Juliet po ang naglilinis sa labas ng bahay. Yan po, kahit ma-interview si Juliet po. Siya po ang naglilinis outside all the way to the back, lahat ng paligid ng bahay. Yun po ang hinire ko na katulong nila. Tapos si Ma'am Belen. Si Ma'am Belen po, ayan, nag-guide siya. Yun, tinutumutulong din naglilinis. Ang hinihingi ko lang po naman sa kanila, weekend, 1 hour, apat sila, maglinis kayo. Ay, Diyos ko, kung nakita yun lang kung ano yung nakita ko sa vlog, Diyos ko, mahihimatay kayo sa inis. Yun po ang aking ang problema. But anyway, tapos na po yun. Nagpasensyahan na kami, nag-uusap. Bakit wala silang vlog? So I told everybody not to vlog them for at least a week or two kasi may exam sila. May exam po sila. Hindi sila pwedeng i-vlog kasi gusto ko silang mag-concentrate. Okay, yun po ang update sa kanila. Ang mga apat na Maria, sabi ko sa mga nakapaligid sa kanila, huwag nyong i-update for 1 week. Okay, kasi mag-i-exam po sila eh. Ay bakit,
Ang mga update kay Irene. Ayan si Irene. Alam ko nagpost sa Facebook niya, Wiz is bawal dapat mag social media. Alam niya yan. Okay na, hindi ko na pinaan kasi matigas ang ulo. Sakit na ulo ko sa kanila eh. True po, nagpa-passport na siya. Ang balak po namin, kunin namin dito at dito na siya mag-college pag nag-graduate. Kasi dito naman po mura ang college. Community college, pwede na rin. Okay? Hopefully, yung kakilala ko sa embassy po, matulungan siya na maipasa. Yan ang mga requirements niya. Pwede po siyang ma-interview. Hopefully, may schedule at maipasa niya yung interview niya. Yes, totoo po na gusto namin kunin si Irene. Yes, yun po ang plano namin. Yes, dito siya magka-college. Hopefully, may pasa niya. Kasi nasa kanya. Kaya ngayon, ang problema po, hindi siya marunong mag-English, sabi lahat na. Gagawan ko po ng paraan. Mag-tutor po ng English yan. Okay, yan po ang aming balak. March pa naman mag-graduate yan. Kaya hopefully by summer, nandito na siya. Kaya pinapaggawa po namin ng mga requirements niya. Update naman kay Badiday. Badiday also have a test. Yun po, sabi ko kay Badiday, Badiday marami akong opening. Kung gusto mong mag-part-time ng weekend, pag wala kang pasok, pwede. Kung gusto niya. Hindi ko naman pinipilit kasi may allowance naman sila. Tagasagot lang ng telepono. So again, they have to learn how to speak English. Excited naman yung bata, yung si Badiday po. Yung dalawang bata, si Erna, Erna is doing an excellent job. Mabait si Erna. I don't have any question. Masipag, mabait, very smart kids. Matulungin, ano ba yun? She respect everybody. She listen. Mabait. Si Marjorie po, alam mo, bata po yan. Still learning. Marami pang mga pagkakataon para turuan. Sabi ko nga sa nanay niya, turuan mo si Marjorie. Kasi magro-rotation ka. Pag nag-rotation ka na, wala nang mag-alaga sa kanya. Ayun, tinuturuan naman. Marjorie is a very smart kid also. Yun po ang update. Si Mamang po, 94 years old in 2 days sa Miyerkules. So we're celebrating her birthday sa Sabado. Si Mamang po, 94 na. Kaya busy po ako. Talagang non-stop ang aking ginagawa. Ay, pag-aalaga kay Mamang, lahat-lahat po. Ay, wag niyong sabihin po ha, nakukunin ko si Irene dito para mag-alaga kay Mamang, no? Kasi ang kinukuha ko po, yung chef cook namin sa bahay, si Babit. Na sana magkasabay sila ni Irene. Kaya yun po, dalawa ang aking kukunin. Sana si Irene makapasa, tsaka si Babit makapasa rin sa immigration. Yung kakilala ko po ang tutulong sa kanila from immigration. Pupunta nga daw sa Abra para titignan sila. Okay, from embassy pala. Anyway, yun po. Ayun o, pagdasal natin yung mga Marias na sila makatapos. At saka, paminsan-minsan naman makinig sa akin. Yun nga po ang aking everybody's concerned about them. How about me? Bakit ako? Wala man lang concern. Bakit ako? Kailangan ko rin sympathy. Kailangan ko rin. Kasi, for me to have problems like that is not good. Ang dami-dami ko pong problema. Ang dami kong health-wise. Okay? So, yun po ang mga update. Yun. Sir Paul is going to Abra for a few weeks, I think. A week or two. Doon siya. Hindi ko pa alam. Kaya I know she's going there. Okay? Bag hindi next week ito susunod na araw. But I don't know when. But I know he's going there and stay there for a little while. Ano bang balita? Sa PB Love channel. Yes, true. I've been trying to close PB Love channel since December. Kaya nausap lang ako, nasabi niya wag munang i-ano kasi sayang din yung income at pangtulong. Hindi naman po malaki ang channel namin. Ang channel namin is maliit, kaya maliit din ang income. Kaya lang sayang din pangtulong ng mga pamilya nila. Pangtustos ng mga gastusin kasi magastos po eh, magastos sila. Maraming pong gastos. Okay? Ang allowance po ng apat na Maria hindi nagagalaw. Sila kung ano lang yung kailangan nila, pera nila yun kasi allowance nila yun. May mga extra ako na po nagbabayad lahat. It's true na gusto ko ipasara ang PB Love kasi wala akong time. Kayo minamanage po ni Totoy. It's true na sinabi ni Sir Paul nyo nung
sa akin, tita, wag mo munang ipasara. Wag, ipahawak mo na lang kay Totoy. Okay? I really don't have time. I'm very, very busy at this. Kung ano nangyari. Ang dami. Ang dami kong problema po. Ang dami kong ginagawa. Ang tulog ko nga araw-araw is 4 to 5 hours. Alam niya ng mga tao. I'm working till 12 to 1 o'clock in the morning. Tapos magigising po ako 5:30 o 5 o'clock in the morning. Yun. Ang buhay ko. Pasensya na again to all the viewers, to all the bashers. Salamat. To all sa lahat ng nagdepende sa amin. Salamat. Salamat, salamat sa inyong lahat. I know that we did wrong. I know that we didn't do right. Sana man po maintindihan nyo kung bakit ko napagalitan sila. Hindi lang one way naman. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Please understand me. Please help me. Yun lang naman eh. Wala akong pinapagawaan. Mind nyo po ha, may katulong sila ha. Hindi lang namin blinablog. Okay, Juliet is been with her them for a while. Yun lang ang trabaho po ni Juliet is to clean outside the house, the perimeter of the house. Lahat po sa baba, sa harapan, sa yun. Kaya kung nakikita nyo silang naglilinis kasi yun po pag weekend. But they don't, and meron silang kasama sa bahay na naglilinis. But not inside their bathroom, not inside. Hindi po sa kusina, hindi po sa bathroom, hindi po sa loob ng loob ng inside the house. And again, pasensya na, pasensyahan nyo na kami, pasensyahan mo kami, nyo ako, pasensya sa decision ko, decision namin ni Totoy, pasensyahan nyo na po yung mga apat. They're very good people. Kaya ako'y nagsasakripisyo para sa ganun, hopefully makatapos sila, hopefully na one day I could be proud of them, na one day gaganda ang buhay nila at makatulong din sila. Again, sa inyo lahat, lahat-lahat po kayo ng aking mga viewers, mga subscriber, lahat po ng team namin, lahat na sumusuporta, I do appreciate you all, and again, I love you all. Thank you.